So these are the most common questions na kung saan lagi kong nare-receive, lagi may nagte-text sa akin or lagi nagme-message sa akin na ano daw ba yung pinakamabilis na paraan para makapunta sa Canada? Ano ba yung is really IELTS needed? Kung bagong graduate ka ba papunta rito sa Canada? Kailangan ba ng work experience? At paano ba talaga mag-apply? Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Narvik Mountain. Pinalik ng park. Okay, in this video, sasagutin natin yung tanong paano makapag-apply dito sa Canada sa pinakamabilis na paraan para maging permanent resident. At marahil yun din yung tanong na hinahanap mo or yun din yung tanong mo kung ikaw ay nagbabalak pumunta dito sa Canada. Well, ang sagot po dyan, ang pinakamabilis na paraan po para maging permanent resident dito sa Canada ay depende. Depende po sa kung anong qualifications meron kayo, sa anong skills meron kayo, or sa anong variable na pwedeng makapag-change ng chances nyo makapunta rito sa Canada. So, maraming paraan para makapunta rito, maraming pathways papunta rito na kung saan dapat nyo pong aralin, kailangan nyo po siyang unawain kasi sa totoo lang, wala naman po talagang pinakamabilis na paraan, walang pinakamadali. Pero, dumidepende po yan sa tao or sa qualifications or sa requirements na meron po kayo. Yan po yung didiscuss ko sa inyo at most of all the immigrants na nagiging permanent resident, 70 to 80% nagiging permanent resident through to this pathway. So, kung mapapansin nyo, kung nag-uumpisa pa lang po kayo na mag-apply dito sa Canada, I really suggest na aralin nyo po mabuti or unawain yung husto yung mga pathways, especially the Express Entry Program. Kasi sa Express Entry Program, meron siyang tatlong qualifications. And with these qualifications, tignan nyo po, i-evaluate nyo yung sarili nyo if you are applicable dito. So, meron namang guide sa cic.gc.ca na kung saan pwede nyo pong i-check yung eligibility ninyo. But for today's video, bibigyan ko lang kayo ng quick guide para at least ngayon pa lang ma-evaluate nyo na kung ito yung pinaka strength or weakness points ninyo para makapunta rito at makapag-migrate. First is the federal skilled worker. So, sa mga requirements of federal skilled worker is that dapat meron kang ECA. Ang pinaka-chances mo para makapag-apply ka sa express entry through skilled worker is dapat meron kang bachelor's degree or master's degree. Tapos, isunod natin yung English proficiency exam, which is talagang kailangan yan. And yung proficiency exam, dapat ma-hit mo yung target na at least 8 points to all the 4 categories of exam. So, 8 points and above, then yung age mo is a very, very huge factors para makapunta rito sa Canada. Yung age mo dapat, if you want to maximize the points na makuha mo sa Express Entry Program, is dapat nasa 20 to 30 years old ka if you are applying sa Express Entry through Federal Skilled Worker. Tapos, kailangan din ng work experience. Work experience could be 3 or more work experience or 3 to 4 years of work experience sa category ng National Occupation Classification, which is NOC 0, A, and B. So, kung hindi mo pa alam or kung nag-uumpisa ka pa lang, yung link para makita mo yung work classifications mo is ililink ko sa description natin. So, with the Express Entry Program, ang laruan dito or ang pinaka mataas na chance mo makapunta dito sa Canada is if you have a CRS score na 500 points and above, you will have a big chance na ito yung pinakamabilis na paraan para sa'yo para mabigyan ng invitation to apply. If yung category na yun or yung mga requirements sa Express Entry through Federal Skilled Worker is wala ka, so meaning check mo yung another options natin. Meron din naman sa category ng Express Entry yung tinatawag nilang Federal Skilled Trades. Ito naman yung mga in-demand jobs, mga in-demand skilled jobs na pwede magpapunta sa inyo dito sa Canada with the help of an agency or with the help of a job employer.
kapag nasa federal skilled trades ka, dito pumapasok yung tinatawag nilang provincial nominee program. Pag sinabi mong provincial nominee program, it is a specific program in each provinces dito sa Canada na kung saan hinahanap nila yung mga skilled trades na pwedeng makaambag doon sa economy nila, makaambag doon sa economic growth na tinatawag nila in each provinces. So, in each provinces, may kanya-kanyang skilled trades na hinahanap. So, with the federal skilled trades naman, kailangan pa rin dyan ng education credential assessment in which pwedeng high school graduate, diploma, or equivalent ng high school graduate dito sa Canada. So, kailangan pa rin ng English proficiency exam, at least yung CLB score mo or yung IELTS mo is 5 and above. Sabi ko nga sa inyo, the higher the score, the better. And yung age mo is dapat nasa 20 to 35 years old in order for you to maximize yung mga hinahanap ng mga job employers dito. At syempre, a work experience is really a must. At least 2 to 3 years of work experience na naka-base doon sa job classifications na ina-applyan mo. At ang isa sa pinakamahalagang part ng federal skilled worker is yung federal skilled trade is yung magkaroon ka ng job employer. Yun yung pinaka-importante ron. Kasi with the PNP program, papasok siya as provincial nominee program. Tapos, after a year mong makompleto or after 12 months of your work experience dun sa job classifications mo, yung iba nasa NOC, B, and C, that's the time na pwede ka na mag-apply through express entry para sa permanent resident mo. And if you will try to check yung isang video natin na kinongratulate ko yung mga skilled workers na mga butchers na pumunta rito sa Manitoba, they applied for a provincial nominee, ni-nominate sila ng kanilang job employer, and after a year, yung mga skilled trades na nandito sa Manitoba, pwede na nilang makuha yung family nila, yung asawa or yung mga anak, papunta rito sa Canada after a year. Kasi i-apply pa rin nila yan as a express entry program. So, yun yung pinakamadaling paraan, yun yung pinakamabilis na paraan papunta dito sa Canada if you are a skilled job. If you possess yung mga skilled trades na hinahanap nila, mga butchers, cook, chef, truck drivers, electrician, and even yung nasa category ng NOC type B. Yun yung pinakamabilis na paraan sa kanila. You'll try to check kung ano yung saan ka mag-fit doon. If in case naman, meron ding isang classifications na kung saan sa express entry may tinatawag silang Canadian Experience Class. Ito namang Canadian Experience Class na to is only open sa mga student permit holders na nandito sa Canada, open work permit, and even yung mga close work permit. So basically, it is open para sa mga nandito na sa Canada na meron ng trabaho, na meron na silang mga job employer na nakaland na dito. Ang pinakakailangan dito is nandito ka lang sa Canada and they have the advantage, they have the opportunity para makahanap ng job employer at least 1 year of work experience. Then that's the time they will apply for an express entry program again. Dapat yung trabaho rin sa Canadian class experience is papasok sa NOC type B or C with at least 1 year of work experience. So marami dito kaya pumupunta as a student, as a open work permit. Yung mga nasa PNP program or provincial nominee program, ina-apply nila yung asawa nila rito as an open work permit. So with that case, para at least mas malaki yung chances nila makapag permanent resident pag nag-a-apply sila inside Canada. Kung mapapansin mo sa express entry program, it is all based on CRS points, in which in each categories may iba't ibang points na required na para makapasok yung entry mo papunta or para makapasok yung papers mo to become a permanent resident sa express entry program. And again, with the express entry program, most of the immigrants na nagmamigrate dito para na nakukuha nila yung permanent resident nila, almost 70-80% or halos karamihan dito pumapasok sa program na to. Kaya I really want you to check if yung ability mo, yung qualifications mo, yung requirements mo, ano ba yung pinakamabilis na paraan para sa'yo na makapunta dito sa Canada. If you're looking for an specific pathway para naman sa naghahanap ng mga job employers at ayaw
pumasok sa Express Entry Program, meron po silang tinatawag dito na Atlantic Immigration Program, na kung saan you need a designated job employer to sponsor or to help your applications papunta dito sa Canada. Meron din yung tinatawag na Rural and Northern Immigration Pilot Program, the Agri-Farm Pathway, at kung ano-ano pa pong pathway na naka-specifically based sa iba't ibang provinces na meron na ginaguide nilang papunta dito sa Canada. Sabi ko nga sa inyo, in each provinces, may iba't iba silang criteria or may iba't iba silang immigration pathway na kung saan kailangan nyo pong aralin. With a job specific pathway, pinaka-requirement dyan is a job offer. Sana naintindihan nyo po yung Express Entry Program, and again, with the Express Entry Program, 70 to 80% of the immigrants coming to Canada dito po nagiging permanent resident through the Express Entry Program. Kung mas gusto ko pong aralin ninyo or evaluate nyo po yung sarili ninyo kung ano yung pinakamabilis na paraan para sa inyo para makapunta dito sa Canada. Again, there are two kinds, job specific, and even yung isa naman is through CRS points or through point system. So basically, if you really want to migrate here or to be permanent resident, kailangan mo pa rin ng four variables, four main requirements in order for you para makapunta dito sa Canada, and that is the education credential assessment, the English proficiency exam, the work experience, and the huge factor is also the age. If you're looking naman for a job specific, is kailangan nyo naman ng mga designated employers na kung saan pwede mag-sponsor sa applications ninyo. So again, yung tanong ninyo, kung ano yung pinakamabilis na paraan papunta sa Canada, yan po ay didepende kung ano po yung qualifications or requirements na kung ano po yung pinakamabilis na paraan para sa inyo pumunta rito sa Canada. Mamimili lang po kayo dyan if you are on a specific point system or pupunta ka doon sa job employer or job specific. So these are the most common questions na kung saan lagi ko nare-receive, lagi may nagte-text sa akin or lagi nagme-message sa akin na ano daw ba yung pinakamabilis na paraan para makapunta sa Canada? Ano ba yung is really IELTS needed? Kung bagong graduate ka ba papunta rito sa Canada? Kailangan ba ng work experience? At paano ba talaga mag-apply sa Canada? If you really want to know more about migrating, if you're really planning to go here, the only suggestion na pwede ko pong sabihin sa inyo is do your own research. Login nyo po. Mag-login po kayo sa cic.gc.ca, which is the official website of migration dito sa Canada. Tapos, ang pinaka-aralin nyo po muna, ang pinaka-backbone ng pagiging permanent resident dito sa Canada is through Express Entry Program. From there, try to understand, try to evaluate kung ano ang pinakamabilis na paraan para sa'yo. Again, sana po nakatulong po ako sa inyo to really understand how to migrate ito sa Canada at kung ano yung pinakamabilis na paraan po para sa inyo. Sa totoo lang po, wala pong mabilis na paraan pumunta rito sa Canada. And I just want to share with you with our experience gano'ng kami katagal nag-antay para makapag-migrate dito. So way back in 2009, nag-start po kaming mag-gather ng documents. Nag-start po kaming mag-submit ng mga documents sa CIC. It took us almost 1 year na makita yung result. Bumalik po sa amin yung papers kasi po may mga kulang, tapos at that time nag-required na rin sila na magkaroon ng English proficiency exam. So nakumuha pa po kami noon ng proficiency exam that time, and na-comply namin yung mga kulang na requirements, and it's 2011 nang naisubmit namin yon at nagkaroon din kami ng resulta. By the time ng 2011, between 2011 to 2012, yun din yung pinaka-processing time namin para makuha namin yung mga visa. And 2013 po kami nakarating dito sa Canada. And just imagine, 2009 to 2012, took us almost 3 years para mag-antay para makapunta po dito. And ganun din po yung ibang mga kababayan natin, nag-aantay rin po sila. Pero sabi ko nga sa inyo, i-maximize nyo po kung ano po yung qualifications na meron kayo, at i-try to evaluate kung anong program kayo papasok doon, at doon nyo po masasabi kung ano po yung pinakamabilis na paraan po para sa inyo pumunta rito sa Canada. Just a quick tip sa inyo, no?
sa mga nahihirapan makapag-migrate dito or sa mga nahihirapan na nag-gather ng documents. Lahat po tayo, lahat po, pati po kami na nakapag-migrate dito, lahat po tayo dumadaan dyan sa mga challenges na yan. And with those challenges, create yan para sa atin para mahirapan tayo, para at least malaman natin kung ano yung mga mali, kung ano yung pwede nating itama. And wag po nating sisisihin or wag po nating ikukumpara bakit si Pedro at si Jose magkaiba yung pathway na ginawa nila. It is all based on to their experience, all based on to their diskarte. Kung kami po nagawa po namin, hindi pong malayong magawa nyo rin po yan, but in a very specific na plano. Yung plano po na para sa inyo is dapat po dumidepende po yan kung ano yung opportunity na meron ngayon dito sa Canada. So lahat po tayo nahirapan, lahat po gusto makapunta, pero syempre nasa sa inyo po yung sagot dyan. And I really suggest aralin nyo po yung process, aralin nyo lahat. And shout out po sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng subscribers, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Let us grow as a community. Share this video sa mga kababayan natin. And I just want to share a story sa inyo na kung saan ito yung lagi kong binabalik-balikan. Even sa nung nasa Pilipinas pa ako, ito yung mindset ko. There is an opportunity na ipinakita sa akin, or any opportunity na ipinakita sa akin na mismo pong ako'y nakaramdam, mismo ako po yung nakakita na kung saan naging posible sa kanila. At lagi kong sinasabi, if these people can do it, kaya ko rin yan. So sana po nagkaroon po kayo ng idea, sana po nabigyan ko kayo ng guide. And again, a lesson learned is always a lesson to be shared, and I will see you on to the next one. Maraming maraming salamat po.